Bago tayo dumako sa ating pong Lord's Supper ngayon, tayo magbulay-bulay muna ng salita niya. Sana maging maikli ang pagbubulay-bulay natin para hindi tayo masyadong magtagal at ating magampanan itong mahalagang tungkulin na ito ng banal na hapunan sa araw na ito. Lahat po tayo rito, palagay ko, ay naranasan ng umiyak at lumuha at hindi rin natin pwedeng itanggi na kapag meron tayong nakikitang lumuluha, eh, natatouch tayo, no? Nababagabag din ang ating kalooban. Merong kakaibang dating at kapangyarihan o power yung bang pag-iyak ng isang tao o pagluha ng isang tao kapag ino-observe mo lang. Kahit minsan hindi mo naiintindihan ano nga ba ang dahilan kung bakit siya umiiyak. Natatandaan ko yung maliit pa yung anak ko, si Justin, na ngayon ay malaki na nandito kaninang sa harapan natin. No, baka 3 to 4 years old yata siya nung panahon na yon. Nung mamatay yung aking biyan ng lalaki, yung aking father-in-law, ay lahat nag-iiyakan kasi nandoon kami nung namatay siya eh. Nag-iiyakan lahat ng mga nandoon, mga pinsan niya, nag-iiyakan lahat. At habang siya, habang nag-iiyakan, siyempre bata, naglalaro lang siya. Pero nung napansin niyang umiiyak ang lahat, umiyak na rin siya, no? Iyak talaga rin siya ng iyak nang mapansin niyang yung mga pinsan niya ay nag-iiyakan. Bagamat sa tingin ko, hindi niya masyadong naiintindihan ang dahilan. Alam niyo, may mga pagluha o pag-iyak na minsan mababaw lang ang dahilan. Minsan, natalo lang yung favorite team mo sa basketball, no? O natalo yung favorite player mo sa isang certain game, o maaaring hindi ka nakapasa sa exam. Hindi siguro, medyo malalim-lalim ng konti yon. O maaaring nanood ka ng isang drama na madamdamin, naiyak ka. Kaya nga pwede natin sabihin, may mga iba't ibang klase ng pag-iyak. Some tears are artificial, selfish for the purpose of getting attention. Merong umiiyak para kumuha lang ng atensyon. Some tears are tears of mourning and bereavement. May namatay, may nawalan, may nangyaring hindi maganda. So, what makes you cry? Anong dahilan ng iyong pag-iyak? Ngayong hapong ito ay i-consider natin ang pinakamaikling talata sa Biblia na nagbibigay pansin sa pag-iyak ng ating Panginoong Jesucristo bago tayo dumako sa ating Lord's Supper. At yan ay nasa John 11:35. Basahin ko sa ESV at saka sa Tagalog kasi dalawang salita lang naman ito. Ang sabi ron, Jesus wept. Sa Tagalog, umiyak si Jesus. Jesus wept o umiyak si Jesus. Dalawang salita, madaling i-memorize, pero sa tingin ko ay maraming mga bagay na pwede tayong matutunan o mapagbulay-bulayan mula sa dalawang salitang ito. Para sa akin, the shortest verse in the Bible is also in some sense mysterious. Mahiwaga. Bakit? Alam naman natin ang context kung bakit umiyak si Jesus Christ. Umiyak siya dahil namatay ang kanyang kaibigan na si Lazaro. No? Pero alam din natin, pag binasa natin yung kwento, na in few short minutes, yung pag-iyak na yan ay mauwi sa pagkamangha ng kagalakan at maaring tearful laughter and worship. Bakit? Sapagkat bubuhayin niya si Lazaro mula sa kanyang sa kanyang kamatayan at pagkakalibing ng ilang araw na. Bubuhayin niya. So medyo mysterious. Umiyak si Jesus Christ, pero mamaya-maya bubuhayin niya ang Panginoong bubuhayin niya si Lazaro. So what's the point of weeping? Now, before we go to that, let me give you the summary of the message that I want to bring to you this afternoon. And this is the message. The tears of Jesus is the greatest tears that ever fell upon the face of the earth. Ang pag-iyak ni Jesus, ang pinakadakilang tears o pagluha na nahulog dito sa balat ng lupa. Number one, let's look at, first of all, dalawang bagay lang ito, the tears of sympathy. This is a tears of sympathy. And number two, I believe this is also a tears of antipathy.
tears of sympathy and antipathy. First, under this, tears of sympathy, pwede nating masabi na the tears of Jesus is an expression of a typical care. Ito ay pagpapahayag ng isang typical na malasakit o concern. Si Lazaro ay namatay. Ang kanyang mga kapatid na si Maria at si Martha ay nagdadalamhati. Ang mga kaibigan na naroroon ay nakikisimpatiya sa mga kapatid na babae ni Lazaro sa pagkawala ng kanilang kapatid. At mababasa natin sa verse 33 ng chapter 11 ng ganitong mga salita. Kaya't nang makita ni Jesus na siya'y umiiyak, pati na ang mga Hudyong dumating na kasama niya, siya ay nabagabag sa espiritu at nabahala. Sa gitna ng pag-iyak ng mga tao, umiyak si Jesus. Sa gitna ng pananangis ng karamihan, nanangis si Jesus. Palagay ko, part ito ng human nature na maapektuhan ka sa mga hindi magandang nangyayari sa iba. Maliban lamang kung ikaw ay manhid na talaga, pero kung may nangyayaring hindi maganda sa iba, sigurado kong naapektuhan tayo, nababagabag ang ating kalooban. Siguro na, di ba, na balitaan natin yung nangyaring shooting incident sa Nashville. Merong isang tao na namaril at napatay niya yung tatlong adults at tatlong mga bata. At isa sa mga bata na napatay niya ay anak ng isang pastor. 9-year-old daughter ng isang pastor ng Covenant Presbyterian Church. Alam mo niyo nung mabasa ko yon, I was really affected. No? Lalo na nung makita ko yung itsura ng bata, yung cute na mukha ng bata, I was really affected. Lalo pa nga na yung namaril ay isa ay kabilang sa tinatawag nating LGBT community. No? So it is surely part of human nature to be affected by what happens to other people. Kung gaano kakalapit ang relasyon mo sa isang tao, mas apektado ka kapag may nangyayaring hindi maganda sa kanya. Na mas matindi ang pagdadalamhati na pwedeng maramdaman mo kapag siya ay nakaranas ng loss o kawalan. Nasabi sa verse 5, ano ba yung relationship ni Jesus Christ dito sa magkapatid na ito? Kay Martha, kay Mary, at kay Lazarus. Sabi sa verse 5 ganito, mahal nga ni Jesus si Martha at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. So, this is a typical sympathetic care to someone you love, to someone special in your heart. Kung malapit ka talaga sa isang tao, kaibigan mo yan, meron kang sympathy, meron kang empathy sa kanya. Natatandaan ko, maraming taon na nakakaraan, umatin ako ng isang lamay sa Rosales, Pangasinan. Many years ago, napansin ko na yung nanay nung namatay ay hindi umaalis doon sa tabi ng kabaong. Maghapon kasi, maaga pa lang dumating kami doon, mga alas 7 ng umaga at hanggang gabi nandoon kami. Hindi siya umaalis. Maliban lang pagpupunta siya sa CR, pupunta sa comfort room, o kaya ay doon na rin siya, dinadala na rin siya ng pagkain. Yung pala, nalaman ko, yun ang practice nila, no, doon sa lugar na yun. Parang tradisyon nila yun. Pag may namatay, na yung isa sa immediate family, yung pinakamalapit, yun ay hindi aalis doon sa tabi ng kabaong para ipahayag ang kanyang bereavement, para ipahayag ang kanyang sobrang kalungkutan o mourning. Ang problema, yung asawa na lalaki nung namatay, parang hindi naman taga doon. No, hindi siya talaga taga Rosales, Pangasinan. Hindi siya ganong kapamilyar doon sa ganong klase ng tradisyon. Kaya pagka nagtitipong kami, nagkikwentuhan, kasama rin siya doon sa mga biruan namin, kasama rin siya doon sa mga tawanan namin. At ito ay nag-cause ng negative comment laban sa kanya. Kasi dapat nga nung oras na yun ay nagmo-mourn siya, pero kasama siya sa mga nagbibiruan. Meron pa kaming game noon na pick-pack-boom. No, alam niyo yung ganun laro, no? Pick-pack-boom.
No, laro yan sa ano eh, sa mga lamayan, no? At sakali rin siya doon, pick back boom. No? Eh talagang negative ang naging reaction ng mga tao sa kanya, lalo na ng mga kamag-anak at ng mga tao na naroon. Kasi kung gaano kakalapit, dapat ganun din katindi ang nararamdaman mong ano eh, no? Nararamdaman mong pagdadalamhati doon sa isang tao. It is but natural and not sinful to grieve, to cry, and to be sympathetic. And that was the reason why Jesus wept. But not only that, I believe this is not only an expression of typical care, but of a tender care. Tender care. It was a genuine sympathy, but it was also a sign of tender mercy and care. At alam niyo, nire-reveal ng Panginoong Hesukristo ang kalikasan ni Yahweh, ang kalikasan ng Diyos. Ang Diyos, hindi siya aloof, hindi siya distant, hindi siya unconcerned. Psalms 103 verses 13 to 14, ang sabi, as a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear him. For he knows our frame. He remembers that we are dust. Ganun daw ang tingin ng Diyos sa atin. Alam niya na tayo ay helpless. Alam niya na tayo ay hopeless. Kung wala ang kanyang pagkalinga, kung wala ang kanyang powerful hands, wala tayong pag-asa. Tutungo tayo sa kapahamakang walang hanggan sapagkat tayo'y mga alabok lamang. Kaya nga, inunat ng Diyos mismo ang kanyang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sinugo niya ang kanyang anak dito sa mundo, naging taong tulad natin, at naramdaman ng Panginoong Hesukristo ang inability ng tao. Nakita ng Panginoong Hesukristo at naintindihan niya ang totoo at ultimong pangangailangan ng tao. Naramdaman niya yan. Naunawaan niya yan. Hebrews chapter 4 verse 15. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Nakita niyo? Nakita ng Panginoong Hesukristo at naramdaman niya mismo yung kahinaan ng tao nung siya'y naging tao. Sa lahat ng aspeto nito, ang pagkakaya pa lamang, hindi siya bumigay sa tukso. Hindi siya nagkasalang tulad natin. Madalas, kapag umiiral ang ating mga kahinaan, nagkakasala tayo. Pag binagbigyan natin ang ating mga karupukan, nagkakasala tayo. Nagkakamali tayo. Yun lang ang pagkakaiba natin sapagkat ang Panginoong Hesukristo naramdaman niya ang kahinaan ng tao, ang karupukan ng tao, pero hindi siya bumigay sa kasalanan. Hindi siya nagkasala, napagtagumpayan niya ang lahat ng ito. Kaya, kung iniisip natin na ang Diyos ay hindi nagmamalasakit sa ating mga kalungkutan, na parang insensitive siya sa panahon ng ating mga sufferings, baka yung konsepto natin ng Diyos ay dapat ituwid, no? Baka merong dullness or blindness or unbelief ang siyang namamayani sa ating pagkatao. Kasi, di ba, pag may problema ka, minsan ay parang ang feeling mo ang layo ng Diyos. Parang ang feeling mo hindi ka naiintindihan ng Diyos sa iyong sitwasyon. Huwag nating bigyang daan yan sa ating isipan sapagkat alam ng Panginoon ang ating nararamdaman. Nung ang Panginoong Hesukristo ay umiyak, nung siya ay nanangis, ang dalang mensahe nun ay malasakit. God cares for us. Siya ang ating dakilang saserdote na nasisense ang ating mga need at handa rin siyang tumugon dito. Nung ang Panginoong Hesukristo ay napako doon sa krus ng Kalbaryo, naramdaman niya ang ating mga kasalanan doon sa Golgota. Naramdaman niya ang ating mga paghihirap, yung ating affliction sa kamay ng kanyang ama na nagpaparusa sa kanya.
Kaya nga, pwede nating sabihin, mga kapatid, na ang Panginoong Jesucristo ay kapatid sa panahon ng adversity o kahirapan, kasama sa panahon ng kalungkutan, kaibigan sa panahon ng kapighatian, kalakasan sa panahon ng kahinaan. Ang ating mga pangalan ay naka-engrave sa kanyang mga palad. Kaya nga, wala nang ibang nakapagligtas na tulad niya. Jesus is exactly the Savior we need. He is not only transcendent Son of God, but also immanent Son of God. Yung sinabing transcendent, matayog. Isang matayog na anak ng Diyos, hindi kayang abutin ng sino man. Pero ang ginawa ng matayog na Diyos na ito, bumaba. Naging tulad natin. Inabot tayo upang maramdaman niya maging ang ating nararamdaman. So, pag naintindihan natin ang mga bagay na ito, it urges us to go to the Savior just as we are and just as He is. With all our sins, ask Him to show His care, concern, and kindness to you in all your difficulties, and you will find that He will exceed all your expectations. He will exceed all your expectations. Naranasan ba ninyo na may mga panahon sa buhay ninyo na yung inaasahan mo sa Diyos ay higit pa doon sa inaasahan mo sa Kanya? Maraming pagkakataon na naranasan ko sa buhay ko yan. Na meron akong pinagpipray at alam ko, eto lang, sa ganitong bagay, pag tinugon ng Panginoon, okay na ako. Pero ang ibinigay sa akin ay higit pa doon sa inaasahan ko. May mga ganong pagkakataon sa buhay natin. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang sympathy ay hindi kayang sukatin ng sino man sa atin. So tanong natin sa sarili natin, ang ating bang mga pagluha at pag-iyak ay motivated ng sympathy natin sa mga nangangailangan? Ano ang ating damdamin sa mga taong naliligaw ng landas? Sa mga taong wala sa Panginoon. Pag nakikita nyo yung mga kapitbahay ninyo at mga kaibigan ninyo, mga kasama nyo sa trabaho, mga kaeskwela ninyo na wala sa Panginoon, ano nakikita nyo sa kanila? Ha? Nakikita nyo ba sa kanila eh parang patulad taong normal na katulad nyo lang? Dapat higit pa ron. Ang makikita nyo, sila yung mga naliligaw ng landas. Sila yung mga taong hindi nila nalalaman na merong judgment day. Hindi ito yung mga tao na hindi nila nalalaman, nahaharap sila sa Diyos pagdating ng araw at sila'y hahatulan kung wala silang tagapagligtas. Sana yung kahabagan natin sa kanila ay nasa ganong klase ng diwa, mga kapatid. Huwag lang natin tingnan sila ng mga taong tulad natin na pwedeng mag-interact sa atin, makausap natin, o maaring maging kaibigan natin sa mga mabababaw lamang na mga conversation. Sana ay magkaroon tayo ng opportunity na ma-share natin sa kanila. Meron kang higit na kailangan na maaaring hindi mo nararamdaman sa ngayon. Sana ganun. Sana meron tayong big evangelistic heart. Malaki ba yung ating puso pagdating sa evangelism? O ang iniisip natin, evangelism. Naniniwala ako sa doctrine of election. Pagka dahil sa doctrine of election, tatawagin ng Panginoon ang mga hinirang niya sa tamang panahon. Of course, naniniwala tayo sa doctrine of election. Naniniwala tayo sa sovereignty of God. No? Pero napansin niyo ba na yung Diyos na sovereign, yung Diyos na nagtakda ng lahat ng bagay, yung Diyos na humirang bago pa itatag ang sanlibutan ito ng mga taong na mananampalataya kay Kristo, yung mga taong ilalapit niya kay Kristo, ay sinasabi rin ng Biblia, hindi ako natutuwa sa kapahamakan at kamatayan ng mga makasalanan. Napansin niyo? May malasakit siya sa mga makasalanan. Ay kung ganun ang Diyos na nagtakda ng lahat ng bagay, lalo pa nga tayo, meron tayong evangelistic heart dapat. No? Kaya dapat ang ating church nandoon sa ganung klase ng hangarin na
mag-reach out sa mga lost. Ang dami niyan sa ating paligid. Ang dami niyan. Kung may pagkakataon na makapag Bible study, makapag-share ng gospel, makapagbigay ng mga gospel tracts. Kung may mga pagkakataon na makapagbigay ng payo, magkaroon ng door of communication, let's go for it. That's how to show our big evangelistic heart. Are we walking like Jesus as we walk? Tears of sympathy as an expression of typical care and tender care. But let's go to another thing. Medyo baliktad ito. Tears of antipathy. Now, pag sinabing antipathy, ay may parang opposition ang ibig sabihin yan. No? Diyan yata nang galing yung salitang antipatiko sa Tagalog. You know? Antipathy. No? Now, paliwanag ko yan. Verse 33. Sabi rito, therefore, when Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, referring to one of the sisters, no? He groaned in the spirit and was troubled. New King James Version. That's, I think, the New King James Version catch, no? The right term. Groaned in the spirit and was troubled. Verse 38. Then Jesus, again groaning in himself, came to the tomb. It was a cave and a stone lay against it. Yung Greek word ng salitang groaning sa ESB, ang ginamit ay deeply moved in the spirit, no? Ay ginamit ito few times lang sa New Testament. Hindi madalas ginagamit yung salitang, yung Greek word ng tinatranslate nila na groaning. And each time it is used, it implies disapproval. No? Sa tuwing ginagamit ito, ang implication ay disapproval. So, Jesus wept in sympathy, but also in antipathy to the attitude of the mourners. Meron siyang simpatya sa nangyari, pero meron din sa pag-iyak niya ng paglaban doon sa paraan ng pagpapakita ng pagdadalamhati ng iba. Bakit? This is a tears of antipathy because it is against short-sightedness of faith. He is against the short-sightedness of their faith. Nakita ng Panginoong Jesucristo rito ay yung kababawan ng kanilang pananampalataya. When Jesus groaned in spirit, he was manifesting a different attitude from those who were weeping. Yung ginamit na salitang groaning, no, sabi ng isang commentator, was also used in the snorting of horses. Ano yung snorting of horses? Di ba yung mga kabayo sumisingasing? Sa ilong yung lumalabas eh, di ba? Yung, ewan naman tunog nun. Yun. Kuwang-kuwa ni Jun ah. Yun. Sa ilong lumalabas yun. Nagsisingasing. Ito isang sudden sound through the nose of the horse. At kailan nangyayari yan? Kailan nangyayari? Parang nararamdaman ito daw ng kabayo ayon sa mga scientists eh, no? Kapag ka daw ang isang kabayo ay gagamitin mo, sasakyan mo, para sa isang paligsahan, nag-i-snort siya. Sumisingasing siya. O kapag ang isang sundalo sasakay sa kabayo para pumasok sa isang labanan, nag-i-snort siya. Parang ang punto rito, sabi ng mga scientists, this is their way of expressing indignation against the opponent. Pagpapakita ito ng kanilang paglaban doon sa kanilang mga makakatunggali. And likewise, nung ang Panginoong Jesucristo ay nag-groan, it was not a type of wailing like the professional mourners were doing, or even that of Mary and Martha's mourning. Diba? Umiiyak si Martha, umiiyak si Mary. No?
Normal naman yun, na walan ka ng kapatid eh. Nakikita niya rin yung mga professional mourner, kasi nung araw may mga professional mourners, bayaran yun eh. No, ang trabaho nun talaga, taga-iyak, no? No, ha? Sa mga Chinese, di ba, mayroong mga ganyan. Ginagawa, taga-iyak yan sila. Pero para ilagay yung mood sa tinatawag nating talagang pagdadalamhati, may taga-iyak, no? So, ang nakita ng Panginoong Jesucristo rito ay hindi tulad ng yung pag-groan siya, hindi dahil nag-groan siya dahil tulad ng ginagawa nila, his groaning was not of anger due to short-sightedness of their faith. Now, tandaan natin, nung si Martha, makita niya ang Panginoong Jesucristo sa verse 21, dumating ang Panginoong Jesucristo, pumasok na siya doon sa Bethany, anong sabi ni Martha? Lord, kung narito ka lang, sana hindi namatay yung aming kapatid. Diba, sabi niya? Anong implikasyon nun? Parang sinasabi niya, tapos na ang magliligayang araw ng kapatid namin na si Lazaro. Now he died and everything is over. Ano nakita ng Panginoong Jesucristo? Nakita niya yung limitadong pananampalataya at pagkaunawa maging ni Martha patungkol sa kanya. Dapat pinagtitiwalaan ni Martha ang Panginoong Jesucristo sa lahat ng bahagay. Pinagtitiwalaan ang magkakapatid na ito, si Kristo, hindi lamang sa buhay, kundi sa kamatayan. E di ba ito yung sense nung sinabi ni Job sa asawa niya na babae, nung matapos na dumating ang kasawian kay Job at mawala ang lahat ng kanyang ari-arian, pagkatapos nagkasakit siya, hinubad niya na yung kanyang damit at humiga na lang siya sa abuhan, at lumapit ang kanyang asawa at sinabi sa kanya, o ano, ipapakita mo pa ba ang integridad mo sa harapan ng Diyos? Sumpain mo na siya at mamatay ka na. Di ba sumagot si Job? Anong sagot, ang sagot ni Job sa kanyang asawa ay, ikaw na isang hangal na babae. Diba, you speak as one of foolish women would speak. Tatanggap ka lang ba ng mabubuting bagay sa Diyos? At hindi ng masasama. Ano sinasabi niya rito? Ang tingin mo ba sa Diyos? Hindi niya kontrolado ang lahat ng bagay? Ang tingin mo ba sa Diyos kahit na itong nangyari sa atin na ito ay nakatikom ang kanyang bibig at nakatanikala ang kanyang mga kamay at wala siyang magagawa? Hindi ba ang lahat ng ito ay ayon pa rin sa kanyang panukala? Yes, we should mourn for the death of our loved ones and the brethren. But remember the fact that we have a blessed hope in Christ. And thus Paul said in 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, but we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others do who have no hope. Hindi tayo nagdadalamhati tulad ng mga walang pag-asa. Ang ibig sabihin mga kapatid, sa panahon ng masasayang karanasan at sa panahon ng malulungkot na karanasan, ang Diyos pa rin ang may control ng mga bagay, kaya meron tayong pag-asa. And one thing I realize in the course of my Christian life and of my service to the Lord, na pinapayagan ng Diyos na mangyari ang mga masasakit na karanasan sa buhay upang i-deal yung short-sightedness ng aking pananampalataya. Yung minsan yung kababawan ng aking pananampalataya. Yung bang ang sarap-sarap lang magbigay ng testimony pagdating sa ating prayer meeting kapag ka may mga tinugong mga panalangin, no? Kapag ka magagandang karanasan. Pero parang bihira yatang may nagtetestimony sa mga pangit na karanasan. Na? Meron ba? Wala, no? May nagtetestimony ba sa atin, Panginoon, salamat. Papasalamat ako sa Diyos, binigyan niya ako ng problema. Binigyan niya ako ng mga mapapait na karanasan na katulad nito. Sapagkat ito pala ang paraan para ma-deal yung
kababawan ang aking pananampalataya sa kanya. Bira ako malayata ako narinig sa ngayon ano lately. No? At maaring maging sa akin, naramdaman ko 'yon mga kapatid. The Lord allowed painful events to deal yung short-sightedness of my faith. And this is also true to all believers, I believe. So, yun ang una. Bakit merong paglaban ng Diyos? Laban siya sa short-sightedness of faith. But not only that, against Satan's destructive work. His tears also indicated anger against the enemy who has caused death. Natandaan natin, nung nilikha ng Diyos ang ating mundo, nilikha niya itong mabuti. Nilikha niya itong sakdal. Ang tao na kanyang nilikha ay nilikha niyang ayon sa kanyang wangis. God created man in His image and likeness. Ano ang ginawa ng kaaway? Siya ay naghasik ng kasalanan. Naghasik ng kasinungalingan na nauwi sa katkamatayan ng sangkatauhan. Satan ruins our lives. At narito ang Panginoong Hesukristo. Dumating siya sa mundo upang kanyang harapin ang kasalanan at ang kamatayan. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan na seed of the woman, ang binhi ng babae na siyang dudurog sa ulo ng ahas. Ang anak ng Diyos ay dumating dito sa mundo ayon sa 1 John to destroy the works of the devil. At nung siya'y nakatayo doon sa libingan ni Lazaro, habang pinalilibutan ng mga taong nananangis at dumadaing, kanyang pinatibay ang kanyang sarili. Tulad sa isang mandirigma, siya'y sumakay sa isang kabayo patungo sa isang labanan. Labanan upang harapin ang kamatayan. Nung tumayo si Jesus doon sa libingan ni Lazaro, siya'y tumayo ng merong pananangis ng galit sa kasalanan. Galit sa nagdala ng kasalanan dito sa mundong ito. He was showing us He had come to earth to fight death for us. He came to take on, head on, the enemy. And when Lazarus came out of the grave, He was showing to us how He is going to conquer death for us. Now, for sure, si Lazaro, nung siya ay nabuhay, na maguli, mamamatay uli ito si Lazaro. No? Hindi naman resurrection yung nangyari kay Lazaro talaga na hindi na siya namatay pa. Sigurado ko namatay pa uli yan. Pero pinakita nung pagbuhay niya kay Lazaro, pinasilip sa atin kung ano ang gagawin niya sa kamatayan sa huling araw. Kung paano siya'y muling nabuhay pagkatapos ng tatlong araw doon sa krus, di ba? Hinarap niya ang kamatayan. Namatay siya ng tatlong araw, nakalibing, at pagkatapos ng tatlong araw ay siya muling nabuhay. Yun po ay showcase ng kanyang victory over death. Pero hindi lang showcase ng victory over death, but it is also a showcase that he has given us the life that never dies. Binigyan niya tayo ng buhay na hindi na mamamatay. At sa huling araw, sa resurrection day, bibigyan niya tayo ng katawang hindi na masisira kailanman, hindi na mawawasak kailanman, hindi na marurumihan kailanman. At lahat ng mga nagtiwala sa ating Panginoong Hesukristo ay haharapin niya ang huling kamatayan. Yan ang huling kaaway, yan ang kamatayan. Pero ito ang kaaway na tinalo na ng Panginoong Hesukristo sa krus. Ang kailangan lamang nating gawin ay tiyakin ang ating mga sarili na tayo ay na kay Kristo, na siya ang ating tagapagligtas, upang kung dumating man sa atin ang kamatayan, meron tayong buhay na pag-asa at katiyakan ng ating mga katawan ay hindi mananatili doon sa libingan. Bagkos sa huling araw, ito'y bibigyan muli ng buhay upang magmana ng bagong langit at bagong lupa. Sa lugar na yon, wala nang pananangis, wala nang pagdaing, kundi kasiyahan sa presensya ng Diyos magpakailanman. Yun ang pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesukristo.
at ang mensahe na nakapaloob doon sa dalawang salita, Jesus wept. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, salamat sa mga katotohanan na aming pong napagbulay-bulayan sa mga salita mo ngayong hapong ito bago kami mag-Lord's Supper. Nakita namin kung gaano kalalim, kayaman ang mga salita ninyo, maging ang action ninyo, maging ang pagnanangis ninyo, pananangis ng inyong anak na si Jesus nung mamatay ang kanyang kaibigang si Lazarus. Ngunit hindi lang ito basta pananangis na normal sa isang taong namatayan, kundi malalim pa ang kahulugan nito. Ito'y isang totoong pagpapakita ng malasakit, care, concern. But not only that, it is also an expression of anger, an expression of opposition to sin, to Satan, and even to the superficiality of our faith at times sa panahon ng mga problema at sa panahon maging ng mga mabibigat na krisis sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, sapagkat muli ipinaalala mo ito sa amin upang lalo naming makita ang kagandahan ng buhay na nakay Jesus. Salamat sa kanyang buhay, salamat sa kanyang kamatayan na siyang aming aalalahanin ngayon. Pagpalain niyo po ito, isulat ang mga katotohanan ito sa puso namin sapagkat ang lahat ng ito ay dalangin namin alang-alang kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.